Sa ginawang press conference noong isang araw, nakialam na ang Australia at Amerika sa ginawang pambobomba ng China sa water vessel ng Pilipinas nakaraan araw lang. Sinabi ni President Biden na kapag mauulit pang muli, wag lang sana humantong na meron masasawi sa sino mang crew ng Philippine Navy, dahil kung magkaganon, ito na umano ang hudyat ng giyera sa West Philippine Sea. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Ito ang mariing reaksyon ni Congresswoman Franz Castro laban sa pahayag ni Attorney Harry Roque na ang dahilan umano sa pambobomba ng water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas ay dahil sa nabuong gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng pamahalaan ng China. Sa panahon ni pa Presidente Duterte, na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Dumating yung Chinese Premier sa Pilipinas ng panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. So marami pagkakataon talaga na nakapagpulong ang presidente, hindi lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister ng China, kundi sa premier at saka kay President Xi dito sa Pilipinas, sa China at sa iba-iba pang venue. Nakakagalit na may mga dati tayo ng opisyales na ganito na halos ibenta na ang Pilipinas. Ayon kay Castro, bilang tugon sa sinabi ni Roque, dating presidential spokesperson ni Duterte na may verbal agreement ito sa China na pananatilihin ang status quo sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ni Roque na ang nasabing agreement ay nagbabawal sa Pilipinas na magsagawa ng anumang pagkukonstruction at pagkukumpuni ng mga installation sa inuwakupo nitong mga isla sa West Philippine Sea, pero hindi umano ito binding o wala ng visa na maaring magamit sa panibagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumusobra na talaga ang China sa ginagawang harassment na ito, kaya naman din nananawagan kami sa House leadership na isa lang na sa pagdinig para ipatawag si Attorney Roque, at kung totoo nga na ipinagkasundo ni dating Pangulong Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pang mga deals niya sa China, giit ni Castro. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila winater cannon, eh kasi ang kasunduan ng status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materials for repair nung Sierra Madre. Okay. Na matapos naman yung incidenting yun, wala nang ganyang incidenting nangyari. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Isa kasi ito sa mga ginagamit na dahilan ng China para harasin ang mga Philippine vessels sa sarili nating exclusive economic zones, kaya dapat na maungkat natin ito, giit pa ni Castro. Mga kababayan, ano sa inyong palagay ang kakahinatnan ng gulong ito? Hudyat na ba ito ng malaking giyera sa Pilipinas at ng bansang China? We have not seen any document. We have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, he has repudiated it. Kaya naman tayong suberenyang ginibap eh. Kasi pati naman yung Ayungin Shoal na yan, EEZ. Wala naman tayong suberenya sa EEZ. Sovereign rights lamang. Karapatan lamang na mangalap at syempre makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Very strong statements of support for the Philippine position, but you do not hear any country expressing support for China. No? You do not hear any country expressing support for what they doing, the water cannoning of our troops, the injuries suffered by our servicemen, and you don't hear anyone coming to the defense of China saying that the 10-dash line is correct. So I think the support of the international community should send a signal to China that this is not the right path. China's foreign ministry responded immediately to Biden's remarks. May quote.
The U.S. is not party to the South China Sea issue. It has no right to get involved in a problem between China and the Philippines. The U.S. promise of defending the Philippines must not hurt China's sovereignty and maritime interest in the South China Sea. And it must also not enable and encourage the illegal claims of the Philippines. Hindi tayo naghahanap ng pagwawagi laban sa China. Pagwawagi para sa Pilipinas ang hinahanap natin. Ginagalang ito ng Estados Unidos, ng Japan, ng Australia, Canada, South Korea, New Zealand, France, at napakarami pang ibang mga bansa. Hindi ko naiisa-isahin. So bakit hindi tayo makikialyado sa kanila? Diba? Isa lang naman ang pinaglalaban natin. Nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Ito ang mariing reaksyon ni Congresswoman Franz Castro laban sa pahayag ni Attorney Harry Roque na ang dahilan umano sa pambobomba ng water cannon ng China sa mga balko ng Pilipinas ay dahil sa nabuong gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng pamahalaan ng China. Nakakagalit na may mga dati tayo ng opisyales na ganito na halos ibenta na ang Pilipinas. Ayon kay Castro, bilang tugon sa sinabi ni Roque, dating presidential spokesperson ni Duterte na may verbal agreement ito sa China na pananatilihin ang status quo sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ni Roque na ang nasabing agreement ay nagbabawal sa Pilipinas na magsagawa ng anumang pagkukonstruction at pagkukumpuni ng mga installation sa inuukupan nitong mga isla sa West Philippine Sea, pero hindi umano ito binding o wala ng bisa na maaring magamit sa panibagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumusobra na talaga ang China sa ginagawang harassment na ito kaya naman din nananawagan kami sa House leadership na isa lang na sa pagdinig para ipatawag si Attorney Roque at kung totoo nga na ipinagkasundo ni dating Pangulong Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pang mga deals niya sa China, giit ni Castro. Isa kasi ito sa mga ginagamit na dahilan ng China para harasin ang mga Philippine vessels sa sarili nating exclusive economic zones, kaya dapat na maungkat natin ito, giit pa ni Castro. Mga kababayan, ano sa inyong palagay ang kakahinatnan ng gulong ito? Hudyat na ba ito ng malaking giyera sa Pilipinas at ng bansang China? Maalis na kami!